Hi guys! Welcome sa Janmim TV at samahan nyo ko muli sa panibago nating vlog. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng resume upang kaya ay makapag-apply ng trabaho. Sa mga hindi pa alam kung ano ang resume, ito ay parang biodata, ngunit ito ay kompleto at detalyado kumpara sa biodata. Kaya kung gusto mo lang mag-apply ng trabaho, panoorin mo lang ang video na ito upang makakuha kayo ng idea kung paano gumawa ng resume. At sana suportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like at i-click ang notification bell upang ma-notify kayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Kaya kung ready na kayo, simulan na natin. Okay guys, bago kayo gagawa ng resume, dapat meron na kayong draft ng resume na sulat kamay. Kagaya nito, oh. Sinusulat ko yan bago ako gagawa ng resume. Ito yung maging guide nyo upang mapadali at tama ang gagawin yung resume. At huwag kayong gagawa ng resume kung wala pa kayong draft na inyong pagkukopyahan. Guys, start na tayo. Open lang natin itong Microsoft Word. Tapos gawin ko lang single space. Yan. Dito sa bandang taas, dito natin i-type yung name address, contact number, tsaka email address. Example. Huwag niyong kalimutan yung email address guys, kasi importante yan, kasi yung mga company nag-email kasi yan eh. Next, yung objective. Next naman, yung educational attainment. Sa alignment guys, gamit lang kayo ng tab. Gaya nito oh. Yan. Unahin natin yung college. Ang next naman yung course. Bachelor of Science. So, next naman yung senior high school. Kasi may senior high school na tayo ngayon eh.
natin. Next naman yung junior high school. So next yung grade school. So, pagkatapos na yun, guys, sunod na natin yung mga trainings and seminars. Pero ang ilagay ko lang dito, isa lang. Kasi sample lang naman to eh. So next naman yung skills. Know how to drive. Kasi karamihan sa mga company, hinahanap nila yung marunong mag-drive. Next naman, yung work experience. So next naman guys, yung personal details.
So next naman guys, yung references. So sa baba guys, i-type na natin yung I hereby certify that the above information is true and correct. Tapos yung pinakababa naman guys, yung name natin, adjust ko lang yung indent dito sa kanan. Tapos lagyan natin yung applicant. Ay, adjust ko lang guys ha. Yung name natin, lakihan natin ng 20. Then i-bold natin siya. Yan ganyan oh. Tapos itong mga objective boldin natin. Ito, boldin natin 'to. Yan, educational attainment. Yan. Trainings, skills, work experience. Yan, bold yan para naka-highlight sila. References. Yan.
Then yung name natin sa baba, i-bold din natin. Yan. Adjust ko lang para magkasya. Para magkasya, gawin ng 0.5 ang pagitan bawat kategorya. Ganito pag nag-adjust kayo ng distance. Baga, alanganin sa 2 pages. Gawin yung 1 page. Ganito. Ganito lang gagawin nyo. So, 1 page na lang siya. Ayan. Dito naman sa name natin, guys, sa baba, huwag nyong kalimutan lagyan ng signature. Pagkatapos, ano rin, pagkatapos nyo mag-type, ma-type lahat yung details ng resume, kailangan yung i-double check para maiwasan natin yung maling spelling. Sa paglagay naman ng picture, guys, ganito lang. Punta lang kayo, halimbawa, kung may nakasave kayo dun sa computer, puntahan nyo kung saan siya nakasave. Sa akin dito sa documents. Ayan. Ang gagawin nyo, i-right click lang yung picture, then copy. Punta na tayo sa resume natin. Right click lang yung mouse, guys, then i-paste natin. Oh, ayan siya. Ngayon, na-disarrange yung mga litra. Ang gagawin nyo, i-right click nyo lang yung picture mismo, ayan, ganyan. Tapos dito sa nakasulat wrap text, meron siyang sub-menu siya dito. Piliin nyo lang yung true, ayan, true. Ayan. Pwede na yan dyan, no, siya, oh. Ngayon, adjust natin yung size ng picture. Right click ulit, tapos size and position. So, gawin lang natin siyang 2x2. 2, tapos dito naman 2. O, ayan. Ano na siya, o. Ayan. Pwede pa natin liitan. Liitan lang natin. Ayan, para magkasya yung sulat. O, ayan. O, baba pa natin. Ayan. Ayan. Ganyan lang, guys, no, paglagay ng picture. Ngayon lagyan natin siya ng line. Insert shape. Yan, dito natin siya lagyan ng ano. Hanggang dyan. Tapos, adjust natin ng kulay black at kapal ng konti. Ayan. So, may line na tayo, guys. Oh. So, ayan, guys. Meron na tayong sample resume. At sana nasundan nyo ang ating video tutorial. Maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo sa ating video, guys. At kung ito ay nakatulong sa inyo, please click the like button at mag-subscribe ka na rin. At kung mayroon kayong katanungan, i-comment nyo lang sa baba. Hanggang dito na lang muna at abangan nyo ang susunod ko pang mga video. Ako po si Rodolfo Mimbreve Jr. at ito ang John Mim TV at nag-iwan sa inyo ng kasabihan. Ang mahirap na trabaho ay kayang gawin, ngunit ang gutom ay mahirap tiisin. Bye!